Yo, what's up mga kayo kabs? Welcome back to my channel. Bago po tayo mag-start sa ating video make sure na naka-like na po tayo at naka-subscribe at na-hit na natin yung notification bell para po updated tayo sa mga susunod ko pang upload na video. Ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ng Martes, alas 3 ng umaga at meron po tayong silip, giya at konting race analysis sa karera ngayong araw po ng Miyerkules, October 6, 2021 at ang karera po natin is gaganapin sa San Lazaro Leisure Park at meron tayong 7 karera na lalargan ngayong araw ng Miyerkules at ang start time po 4 PM ng hapon. Medyo mahirap yung lineup natin, sana matapat yung ating mga silip at giya. At ngayon nga po meron tayong kopya or istrito. Ayun po muna ang ating gagamitin kasi nga po napupunak po tayo ng ibang sa mga group sa mga page na nakaka-perovisyo daw po kami kasi gumagamit kami ng dividendaso sa pagbibigay ng silip at giya. Kaya ngayon po pagpasensya nyo na kung kopya lang po yung gamit namin. At hindi ko na po papatagalin pa yung ating video. Isimulan na po natin kagad ito pagkatapos lang po ng maiksi nating intro. Kaya let's go mga kayo kabs. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just... At yun nga po, meron po tayong 7 races ngayon. Medyo maganda yung lineup, makapal. Tingin ko pwedeng magkadihaduhan. Kaya good luck po sa ating lahat. Sana matapat yung mga silip at giya at makatulong po sa inyo itong mga racing guide ko ngayong araw ng Miyerkules. Simulan ko na po. Race number 1 po tayo. I start dito ng ating winner take all event. Start po pala ito ng ating winner take all event at isa po itong Philracom rating base class 428-33 split. Meron tayong 12 runners na maglalaban-laban dito. Dito first choice ko numero G's Comodora, Renz Ubaldo Rerenda. Wala akong ganong nakitang matulin, pwedeng makasolo taga or makapagpahinga. Baka tingin ko magnapabayaan, pwedeng makachamba to dito at pwedeng makaraos. Meron po itong 132 flat sa 1400, nanalo siya sa kanyang maiden assignment noong July 30, 2021, kung saan tinalo niya sila Rancheros. Kung sakali talagang hindi ganong mabubuliglig, pwedeng makatapos po. Pero kung dito maaaga pa naman po sa unahan, talagang baka abutin na lang din po ito. Second choice ko po, bagong baba, numero 6, Dr. Amuret. Nasakay ni Kelvin Abobo. Ito medyo mababa sa laban. Last time dumating itong Tarsera, kung di ako nagkakamali dun sa karera nila last time. Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban nila dun. Medyo mainam tong kabahay na to. Meron tong 132 din na preba kung saan natarsera siya sa rating base 34-39 dun sa karera nila Fabulous Star nung August tuloy nung March 9, 2021. Medyo may katagalan nga lang po, talaga tingin ko nakababa na nga siya dito. Sasama kong third choice yung nagbabalik pista numero 9 Under Pressure AR Dodong Villegas ang Rerenda. Ito po mayroong 131.4 na preba kung saan dumating siyang pang-7 sa rating base 40-46 noong February 17, 2021 sa karera nila Stardust. Dalawang grupo na ibaba niya dito. Tingin ko pag nakakondisyon yung kabayo mapapalaban ng pair natin. Tsaka talagang mataas naman po yung grupo nito. Lumalaban to ng hopeful stakes race noon or 3-year-old bred locally last year sa batch nila. Kaya tingin ko hindi na ako magtataka kung mayayamado to dito mga kayokaps. First choice ko po ulit number 10 Comodora. Second choice number 6 Dr. Amuret. At third choice number 9 Under Pressure. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2. Start po ito ng ating pick 6 event. Isa po itong Philracom rating base class 422-27 split. 1400 ang distansya at meron tayong siyam na kalahok na maglalaban-laban. Dito first choice ko numero 6 Bahandi. FS Parlor siya ang Rerenda. Medyo napaagaang peso, 50.5 lang po. Medyo malayo lang yung hinabol nito last time pero dumating pa ata itong pang-4 or pang-Narcera kung di ako nagkakamali. Dito medyo
may pwesto lang na maaga ni ng bata to, ay pwedeng makarimate. Tsaka tingin ko, meron na po ito. Sana madihado pa dito sa karera na to. Second choice ko po, numero 7, Spunk Attack. Nasakay po ni Renz M. Ubaldo. Medyo malakas yung nilabanan nito last time. Maganda na rin yung tinakbo niya. Kaya tingin ko, mababa na rin sa laban to. Tumatakbo to sa 28-33 or 33-39. 34-39 kung nagkakamali, mababa na talaga to. Kaya tingin ko pwede na isabay to. Dati naman po itong dirimate, or pwede rin isabay sa unahan. Sama ko pong third choice, ito isang long shot. Baka tingin ko sakaling galawin na, or sakaling ano na to, yung ilaban na itong numero 3, Rainbow Song, na sakay ni AR Villegas. Isa pang mababa sa grupo to. Kung magkakaroon pa ng early speed sa unahan, pwedeng makarimate ito dahil natulis ang rimate nito. Lalo na pagdating ng rektahan, tinawag to, asahan nyo na po, pwedeng makadihado to dito. Kaya kung sa mga ta dito, mahilig sa mga DD1, huwag po natin kakalimutan isama itong numero 3 na si Rainbow Song. First choice ko po ulit, number 6, Bahandi. Second choice, number 7, Spunk Attack. At isang pang long shot, numero 3, Rainbow Song. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 3. Start ng ating Peak 5 event. Isa po itong Philracom Rating Base Class 4, 34 to 39 split. At meron tayong 12 kalahok na maglalaban-laban dito sa distansyang 1400. At dito, first choice ko, numero 6, Filipino Emperor. John Paul A. Guserrerenda, gamay na gamay ni Pau Pau to. Last time, nasigunda to kay Will to Win sa Metro Turf. Mainam yung kabayo. Tsaka tingin ko, mas doble to dito sa Carmona. Kaya sana ay madihado pa siya dito sa karera na to. Second choice ko po, isa pang matapang sa laban, numero 5, Run and Gun. Nasakay naman po ni Patty Dilema. Last time kalaban nito sila Sizzling Hot tsaka sila Two Timer. Dumating siyang pang apat nun. At tingin ko magaling yung kalaban nito. Magaling din tong kabayan na to. Tsaka sanay na sanay ito sa Carmona. Kaya siya ang aking second choice. Kasama ko pong third choice, isa pang nag-uumento, numero 2, Diwalwal. Nasakay ni AR Villegas. May 131.2 po ito, kung saan nasigunda siya kay Big Lagoon sa rating base 34-39 noong September 26, 2021. Malaki inumento nitong kabay na to. At tingin ko talagang magtuloy-tuloy lang yung momentum niya. Tingin ko kayang makachamba nito dito, tsaka kaya pang umulit ng panalo. Tingin ko medyo malakas na yung nakalaban last time. First choice ko po ulit, number 6, Filipino Emperor. Second choice, number 5, Run and Gun. At third choice, number 2, Diwalwal. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 4. Isa po itong 3-year-old and above maiden race. Start ng ating Peak 4 event. 1400 ang distansya. Meron tayong 7 kalahok. Dito po, ito sa akin, para sa akin lang po, sasolohin ko. Numero 3, Go for Gold. Nasakay ni Pabs M. Cabalejo. Kung hindi ako nagkakamali, imported horse to. At kakwadra to ni Super Ninja. Ito yung nakalaban ni Super Ninja sa nubatos niya. Derimating kabayo po ito. Tingin ko hindi lang maganda yung mga barrier niya or nubatoran niya, kasi lagi siyang medyo malayo yung dating niya. Pero tingin ko pang mahaba ang karera to. Sakto sa kanya itong 1400. Kaya dito po, sosolohin ko numero 3, Go for Gold. Pero kung may mga kursunada po kayo, bayang karisa, dagdag na lang po kayo, kasi po maiden race to. Alam niyo naman po, minsan dito nagkakadihaduhan. Pero dito po, ako po, first choice, sorry. Dito po, sa race number 4, solo ko po, numero 3, Go for Gold. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 5. Isa po itong Philracom Rating Base Class 5, Division 5, paboritong grupo natin. Alam niyo naman po, dito laging nagkakaroon ng long shot or nagkakadihaduhan. Dito po, first choice ko, numero 8, Golden Hook. Medyo mababa na sa laban to. Meron tong 134.4, nanalo siya sa rating base 6 and 10 pa po yun. Ngayon po 5 na lang. Tingin ko sapat na sa kanya tong grupo na to. Talagang mababa na talaga ng husto. Second choice ko po ito, medyo bumuelo lang nung nakaraan, numero 2, Batang. Nasakay ni Busy Larenas. Last time ang ganda ng tinakbo. Meron din tong 134 na sa rating base 5, kung saan nasigunda siya kay Justin Pierce. Unang lundag, tapos parang tingin ko nanlamig yung kabayo, pero pagdating ng rektahan, bumulusok ulit. Kaya tingin ko pwede nang makachamba to dito sa karera na to. Tsaka alam niyo naman po itong group 5 na to, talagang pagandahan ng discarded, pagandahan ng gising dito sa karera na to. Kaya nasabi ko nga po, kung may kursunada kayong dihado, dagdag po tayo. Kasama ko pong third choice ito, numero 1, Boom Boom.
Tyler, Deo Fernandez yung re-renta. Last time sa kanina ni Deo to, parang kinapapa ni Deo to, medyo hindi niya nagamayan. Pero to second time around, tingin ko baka mapatakbo ni Deo to si Boom Boom Tyler. First choice ko po ulit, number 8, Golden Hook. Second choice, number 2, Batang. And third choice, number 1, Boom Boom Tyler. Good luck po. At lipat na tayo sa ating penultimate race. Isa po itong condition race merge 10. At start 1500 meters po ito. At meron po tayo ditong 9 runners. But 8 lang po yung ating tayaan dahil coupled entry yung ating numero 3. Dito po, first choice ko, 3N3A, Magtoto Betsky with AR Villegas. And nagbabalik pista, 3A, Hamlet, nasakay ni EG Toy Fitzguerra. Last time, Magtoto Betsky may 136.4 kung saan manalo siya. Dito na rin sa Merge 10. Nung July 31, 2021, tinalo niya sila Spando Ballet, tsaka sila Best Regards. Ito naman pong si Hamlet, medyo matagal na pahinga. Last run niya pa po dito, February 27, 2021, meron din siyang 136.6. Nanalo din po siya sa Condition Race Merge 10. Ang tinalo naman po niya si Electric Truth, tsaka si Eugene Onigine. Parehas na mainam na kabayo, parehas doble sa Carmona. Kung medyo magme-menu sa Capital, pwede kong solohin to kasi tingin ko naman medyo angat. At sasama ko na lang po, second choice, isa pang mainam, numero 6, Lucky Savings. Nasakay po ni KB Abobo. Last time, segunda kay Super Swerte sa Milyang Carrera. Mainam tong kabayo na to. Tingin ko habang tumatagal, nag-uumento pa. Tsaka wala na rin pinipiling kalaban. At yun nga po, pagpaumansin, kung wala ako ng numero 1 kasi galing po ito sa pahinga. Medyo matagal na pahinga to si Victorious Colt. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung yung 3N6 po yung aking pili dito sa karera na to. First choice ko po ulit, 3N3A, Magtoto Betsky and Hamlet. And second choice, number 6, Lucky Savings. Good luck po. At nandito na tayo sa ating last and final race para tingnan ng ating mga paboritong exotic bets. Pick 6, pick 5, take all, and DD1. Isa po itong Philracom rating base class 4, 16 to 21 split. 1400 ang distansya. Meron tayong 11 kalahok. Dito, best long shot, numero 5, Carmela's Fury. Ang saking ni Lester De Jesus, medyo naibaba na ng grupo to. Tumatakbo to, kung di ako nagkakamali, 28.33. Ngayon po, 16 is 21 na lang. Naibaba na ng konti dito. Tingin ko, pag bumenta or pag lumaban, medyo nakakaangat kasi may preba tong 133.2. Kung saan dumating pa siyang panglabing isa sa rating base 28.33 dun sa karera nila Hiroshima noong July 25, 2021. Second choice ko po, numero 9, Air Class, sasakay ni RG Fernandez. Agamay ni Deo to, medyo angat to sa preba dito, may 130.8 to. Parang hindi lang ginalaw last time to nung karera dun sa, hindi ko matanda kung sino yung nanalo dun sa karera na yun. Bumenta siya, nayamado siya dun sa karera na yun . Pero dito tingin ko, pag nadihado ng konti, tsaka medyo mababa na rin. Sasama ko pong third choice, ito, bigla na lang sumusulpot sa finish line, numero 11, Chesapeake Bay, nasakay ni IL Aguila. Gamay na gamay ni IL Aguila to. Isang derimating kabay, dati di bandera to, ngayon nagpinaririmati na. Pwedeng panama to sa mga paratingan kasi buenas din yung quadra nila. Kung di ako nagkakamali, nanalo sila sa nakaraan, si Isla Puting Bato. Kaya yun nga po, pwede nating panama to sa mga paratingan, mga bayang karista at mga kayokabs. First choice ko po ulit, best long shot, numero 5, Carmela's Fury. Second choice, number 9, Air Class. At isang panarsera ko po, numero 11, Chesapeake Bay. Good luck po. At yun nga po, mga bayang karista at ating mga kayokab, sana matapat yung ating silip at giya at konting race analysis ngayong araw ng Miyerkules. Medyo konti lang yung karera natin at yung karera po natin sa Webes, 9 races po tayo at ang start time 3 PM, San Lazaro pa rin po. Kaya sana ay makadihado tayo ngayong araw ng Miyerkules. Good luck po sa inyong lahat at pasensya na kung medyo hindi natapat yung giya natin ng Linggo. Mahirap yung karera talaga pag Santa Ana. Sabi ko nga po sa inyo, kahit nakakalamang po sa grupo, talagang natatalo pagdating sa Santa Ana. At yun nga po, nasaksihan natin yung pagkaka-upset ni War Cannon kay Nuclear Bomb nung third leg ng Triple Crown. Ang ganda ng discarding ginawa ng stable ni War Cannon, pati na rin yung connections at yung mga trainer. Napakaganda po, talagang pinag-aralan nilang mabuti kung saan ang kahinaan
ng kanilang kalaban at yun nga po, hindi naman po sila nabigo sa kanilang formation na ginawa. Kung pansinin niyo po yung takbuhan noon, talagang hindi nila pinaangat si nuclear bomb, kasi pag si nuclear bomb po kasi nakaangat sa labas, eh talagang malakas po yun manakbo, tsaka talagang dun po yung lumalabas yung galing niya. Pansinin niyo po siya nung matalo siya kay Caparcan Falls, napunta din po siya sa loob. Sa loob siya nang galing. Kaya pansin ko kay nuclear bomb, hirap siya sa loob manakbo. At kung papansinin niyo po yung takbuhan nun, eh talagang ang ganda ng pwesto ng mga kalaban niya. Flattering niyo, gusto mucho. Talagang kumuha ng unahan, tapos nasa likod lang niya si King Tiger na talagang umalalay lang. Expect ko nga King Tiger magdadala ng marcha doon. Kaya masasabi ko po, congrats po sa connection ni War Cannon at sa rider niya kay Kelvin Nabobo, pati sa trainer nila na si Mr. Ruben Tupas. Napakagaling po ng talagang pinakita niyong strategy dun sa third leg ng Triple Crown. Kumbaga parang SWAT team ang nangyari dun. Talagang pinagandaan nila kung paano i-defuse yung bomba, kung anong kulay nga ba yung puputulin para ma-defuse yung bomba. Kaya napakagandang karera po talaga, sigurado kung nag-enjoy yung mga bayang karerista natin. At medyo nadismaya lang sila kasi hindi nakasweep si nuclear bomb. Kaya nga, lagi nga pong sinasabi talaga natin, eh talagang hindi po maiiwasan ng tsamba sa karera, tsaka talagang tapat-tapat lang kung ano ibibigay ng nasa itaas. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. At sana po ngayong araw ng Miyerkules makatama tayo, kasi medyo mahaba yung karera natin hanggang Linggo po. At ang Linggo po atin natin yata ay Metro Turf, Malbar, Batangas. Hindi po muna ako makakapag-shoutout ngayon. Baka bumawi na lang po ako ngayong araw ng Webes. Kaya sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment na lang po kayo sa video na ito para po mapusuan ko at mailista ko para paggawa ko po ng susunod kong video, ma-shoutout ko po kayo. Hanggang dito na lang po ulit, mga bayang karerista. Ito po ang inyong lingkod, Master Likim, na nagsasabing ang karera tapat-tapat lang, minsan swerte, minsan malas, pero pag pinagbigyan po tayo ng nais sa taas, huwag po natin kakalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang. At yun po, good luck po ulit, God bless po sa inyong lahat. Sana yung magsitama tayo at matapat yung ating mga silip at giya, lalo na yung mga dihado natin, yung pang best long shot natin na si Carmela's Fury tsaka si Ray Bosong, na sigurado magbibigay ng yummy dividend pag lumusot sa ating mga exotic bets. Stay safe everyone po, mga bayang karerista. Hanggang dito na lang po ulit, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga bayang karerista, at ang ating mga kayo, Caps.